bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 28 ng Setyembre at ating ipinagdiriwang ang paggunita sa ating unang martir na santo sa Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz, at ang kanyang mga kasamang martir. Isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at kay San Lorenzo Ruiz sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasaamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamala ni Haring Darius sa Persia, nang unang araw ng ika-anim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Surahabel, na gobernador ng Juda at anak ni Sipiel, at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa na panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita, sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinabayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ninyong inihasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin niyo ito uli ang templo, at doon ko ihayag ang aking kaningningan, sa gayoy ako'y nasisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananarig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa mga nangangumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista, magsaya at mag-awitan. Sa pagkupuri sa Panginoon, ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin sa pamamagitan ng radyo at telebisyon dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan.
at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ito po ang huling pangungusap ng mabuting balita ngayong araw na ito. Alam natin ang kwento ni Herodes. Si Herodes ang nagpapatay kay Juan Bautista, ang pinsang buo ni Jesus. At noong nababalita na mayroong sikat na tao, gumagawa ng himala, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng mga kababalaghan, gustong makita ni Herodes si Jesus. Kayo po, ano ang pinagsusumikapan ninyong makita? Gusto niyo ba ninyong makita si Jesus? Yun po ay magandang tanong sa tuwing tayo ay pumupunta sa mga simbahan. Ano po? Ito'y lagi naming paalaala dito sa Pambansang Dambana. Alam ninyong kilala ang Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming pumupunta dito. At lagi naming tanong ito sa lahat. Sino ang inyong gustong makita sa pagpunta dito? Gusto ba ninyong makita si Padre Pio? O gusto ninyong makita si Jesus? O gusto ninyong makita si Father? Hindi ho dapat yun ang dahilan, ha? Huwag nyo rin gagawing dahilan na punta kayo dito kasi gusto ninyong makita ang inyong nililigawan. Hindi ito lugar para sa pagliligawan. Ito'y lugar sa pagdadasal. Ito'y lugar sa pagpapasalamat. Ito'y lugar sa paghiling. Kaya nga po, tayo ay may kanya-kanyang daladala sa pagpunta dito. Ang marami sa inyo ay may kahiling ang gustong makamtan. May iba sa inyong gustong magpasalamat. May iba sa inyong may gustong idulog sa Panginoon. Pero anuman po iyang daladala ninyo, palagi ninyong tanungin ang inyong sarili, hindi lamang dito. Kapag kayo ay pumupunta sa mga simbahan, bumibisita, sino ang gusto ninyong makita? At hindi po sapat na gusto nating makita si Jesus. Alam ninyong si Herodes, pinagsumikapan niyang makita si Jesus. At nung makita niya si Jesus, hindi naman nabago ang kanyang ugali. Hindi naman nabago ang kanyang masamang gawain. Hindi po sapat na gusto nating makita si Jesus. Ang pinakamahalagay, pagkatapos mong makita si Jesus, anong kaya mong gawin? Halimbawang sa pagpunta nyo dito ay naramdaman ninyo si Jesus. Naramdaman ninyo ang kanyang pagmamahal. Nakita niyo siya sa inyong pagpunta dito. Ay tapos, sapagkat ang mga patunay na talagang naramdaman natin si Jesus ay yung ating gagawin pagkaalis natin dito. Ay baka naramdaman nyo nga dito si Jesus. May papikit-pikit pa kayo. May paluhod-luhod pa tayo. Tapos pag-uwi na may parehas pa rin ang katarayan mo. E di parang hindi mo naramdaman si Jesus. Parehas pa din ang kadamutan mo. Parehas pa din ang iyong pagiging magagalitin. Parehas pa rin ang iyong pagiging silosa. Parehas pa rin ang iyong kasama ng ugali. Ay anong klaseng pagkakita kay Jesus? Alam niya si San Lorenzo Ruiz, nung nakita niya at nakilala niya si Jesus, napag-desisyonan niyang mag-alay ng buhay para kay Jesus. Si San Lorenzo Ruiz ang ating unang santo. Alam naman ninyong dadalwa pa ang ating santo, mga martir pa. Si Lorenzo Ruiz at isa si Pedro Calungsod, mga nag-alay ng buhay para kay Jesus. Tayo po, anong kaya natin gawin para kay Jesus? Ito'y tanong para sa ating lahat, ha? Huwag niyong isipin ito'y para lamang sa inyo. Ito'y tanong ko din sa aking sarili. Ako bilang pare, anong kaya kong gawin para kay Jesus? Kaya ko pag makapagtimpi ng aking galit? Kaya ko bang makatulong ng mas marami sa iba? Ito po'y patuloy na tanong sa ating sarili. Sapagkat mga minamahal, ang patunay na nakilala at unti-unti nating nakikilala si Jesus,
ay kung nakikita siya ng ibang tao sa ating buhay, ano dapat ang nangyayari? Eh di kapag tayo sumisimba, kapag tayo nagdadasal, eh di unti-unti dapat tayong bumabait. Eh kapag ikaw lagi sumisimba, pero ikaw ipataray ng pataray, ay siya, may problema. Hindi si Jesus ang iyong nakikita. Kapag ikaw lagi nagdadasal, tapos ikaw ipadamot ng padamot, mali. Sapagkat ang patunay na nasa atin si Jesus, yung naibabahagi natin siya sa iba, sa pamamagitan ng ating pagtulong, ng ating pag-unawa, ng ating pagpapatawad, ng ating unti-unting pag-intindi sa mga taong nakapaligid sa atin. Hilingin natin sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon. Nawa po ikaw ay laging mabuhay sa aking puso. Makita ka sa aking gawa, marinig ka sa aking salita, maramdaman ka sa aking pagmamahal, upang ikaw na pinagsusumikapan kong makita at maramdaman, ay makita at maramdaman din ng ibang tao sa aking buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatini lahat po ay magsitayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang unang Pilipinong martir na si San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamahan ay parangalan. Siya'y kapanalig naming maaasahan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kalitasan, pinagpala na parin.
pangalala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakaay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa
tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamat. Kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad na sana sa amin at huwag mo kami ipaintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos lamang mapapagpala.
sa kanya. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Diyos lamang mapapanata. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir, sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhati ang inilaan mo para sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghem banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko dito sa bandang likuran, meron tayong malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, ating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon niyo po ng mga basura sa mga tamang basurahan at huwag kayong mag-iiwan dito sa loob ng simbahan. At hinding ipinapaalaala na ang pambansang Dambana ay banal at sagradong lugar, sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito ay sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. Maraming salamat po sa inyong lahat at ating inaasahang pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ng inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng mga biyaya at pagpapala. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.
Sa buhay, pag-ibig at kaya.